Tiyak na umuusok na naman sa galit ang ilong ng mga dilawan. Tiyak na punong-puno ng inggit ang kanilang katawan ngayon. Dahil sa mga proyektong naisagawa at isinasagawa pa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Halika at ating pag-usapan ang sikat na housing project ni Pangulong Bongbong Marcos na siyang ikinatutuwa ng maraming Pilipino. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Ang pagkakaroon ng matitirhan o tahanan ay isang basic necessity nating mga tao upang mabuhay at makasurvive dito sa mundo. Sa ating tahanan tayo o nang natuto, dito nang namumulat ang ating kamalayan at dito nagkukumpleto ang ating pamilya. Ang maayos na tahanan ay siyang pundasyon ng isang matiwasay na buhay sa hinaharap. Ang lahat ng mga bagay na ito ay alam ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung kaya't ang isa sa mga proyektong kanya pinagtutuunan ng pansin ay ang pagbibigay at pagpapagawa ng mga maayos na pabahay para sa kanyang nasasakupan. Nito lamang nakaraan ay pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang simultaneous ceremonial turnover ng 30,000, oh boy, house and lot units mula sa National Housing Authority. Sinamahan ni Pangulong Bongbong Marcos sina NHA General Manager Jovin Tai, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acusar, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr., Senator Francis Tolentino, Cavite Governor John V. Crimulla, Vice Governor Athena Tolentino, Cavite 2nd District Congresswoman Lani Revilla, Cavite 8th District Congresswoman Anila Tolentino, Naik Mayor Rapid Dualan at Vice Mayor Junio Dualan. Ininspeksyon ng mga opisyal at ng Pangulo ang mga unit at nakipag-usap sa mga residente ng lugar ng pabahay. Siyempre, hindi pwedeng basta-basta lang magtatayo ng mga pabahay sa lugar dahil nararapat din na makuha ang opinyon ng mga taga-roon tungkol sa pabahay na ipinapatayo para sa kanila. Ang isa sa mga minahal ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos ay ang pagiging people-friendly nito at ang kakayahan nitong makibaga kahit sa mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Ang ugaling ito ay nakuha niya mula sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Pinangunahan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagawad ng Certificates of Eligibility of Plat Allocation at Transfer of Certificate Titles sa mga benepisyaryo ng NHA Project Site. Lumalabas sa ulat na isang bagong bahay at lote ang magsisilbing bagong tahanan para sa 30,000 pamilyang Pilipino bilang maagang pamasko sa lahat ng mga benepisyaryo. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay buong puso niyang binabati ang pamunuan ng National Housing Authority sa matagumpay na pagpapatayo ng mga konkretong pabahay na ito na isang kalidad na pabahay para sa ating mga kababayan. Hinihikayat di umano niya ang pagpapatuloy ng pagpapatayo pa ng pabahay na ito. Talagang proud na proud si Pangulong Bongbong Marcos sa achievement na ito. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa maayos at dekalidad ng mga tahanan na ito? Ang mga ito ay malinaw na bunga ng maayos na pamumuno niya dito sa ating bansa. Isipin niyo na lang mga kapatid, kung dilawan ang nanalo sa nakaraang eleksyon, tiyak na magpapakasasa sa kapangyarihan ng mga iyon at hahayang makakawawa ang mga simpleng mamamayang Pilipino. Pasalamat na lang tayo si Pangulong Bongbong Marcos
at ang mga kaalyado niya ang nanalo sa eleksyon. Batid natin na ang buwis ng bayan ay may mabuting kahihinatnan. Bueno, bukod sa pamilyang mababa ang kinikita, kabilang din sa mga benepisyaryo ang mga miyembro ng kapatiran na mga dating makakaliwa na bumalik sa batas bilang bahagi ng programa ng Office of the Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity at ng National Housing Authority para sa panibagong simula nila. Ito ay malinaw na isang hakbang tungo sa kapayapaan. Ang mga dating makakaliwa na nagpasyang sumuko ay handa muling tanggapin at bigyan ng maayos na tahanan ng gobyerno. At bilang kapalit ay makikipagtulungan ang mga ito sa ating gobyerno. Bukod sa kanila ay kabilang ang maraming bilang na mahihirap na pamilya sa mga benepisyaryo ng pabahay na ito. Ang National Housing Authority General Manager Jovin Tai ay nakatuon sa Building Better and More or BBM Housing Program na naglalayong magkaloob ng 1.3 milyong pabahay sa loob ng 6 na taong termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino para sa abot-kaya, matatag at mga dekalidad na tahanan. Talaga namang nakakabilibin din nga ba? Ilan lamang ito sa mga proyektong ipinagawa ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga Pilipino. Alam natin na hindi dito natatapos ang mga magagandang bagay na magagawa ni Pangulong Bongbong Marcos para sa bayan. Huwag mag-alala mga kapatid dahil sa susunod ay tatalakayin natin ang iba pang mga aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos na siguradong malaki ang maiambag o maitutulong sa mga pangkaraniwang mga Pilipino. Mga minamahal kong kapatid, samahan ninyo ako sa susunod na video para sa mga talakayang may kabuluhan at sa mga isyong may kinalaman sa ating bansa. Lagi nating tandaan na sa kabila ng kadiliman ng kahapon ay may liwanag na sasalubong. Ang matagal na kaunlaran na ipinagkait sa mga naunang administrasyon ay unti-unting nilinis sa panahon ni Pangulong Rigoroa Duterte at siya namang tatapusin ni Pangulong Bongbong Marcos.